Noe, balik siya tuliko. Ha? Gano'n man, kita yung mga tinood. Gano'n lang 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 ang mo, ayaw, ayaw pabungol-bungol, kita lang sa maturan. Amen? Amen. Kunya, mauna nga siya matuga si Matt, gano'n sa na yung Biblia. Kung sa mga itabuha kay Biblia na may gamiton sa pagprobar, nga kuno sila tinood. Ang Biblia na nahigala ang simbahan ni Kristo, gitugod 3380. Ang Biblia na nahimok mahigala year 383 AD to 406 AD. Yan naman, ang meaning sa Bible, gamit ang technical, Bible is defined as Word of God written by men under the inspiration of the Holy Spirit and is composed of books, Old and New Testament, and is received by the Christian as a divine revelation. Therefore, kung doon yung mga suwat kanyato, mga manuscripts, mga scrolls kanyato, hindi pa ito matawag Bible. Technically, technically. We have to understand the technical based on the definition. So, kanus aman sa kikumpay o na suwat o na himong Bible? Year 383 dito 406 AD. Kinsay nagsugo kay kanyato ang Biblia. Ayaw to mo na kining Biblia ang aman na tagat ligigan sa langit nag-uwan o Biblia. Kaya wala may printing press dito. Nga nung ligawas pa rin Biblia, dulay hinungdan. O saman, ang year 383 dito 406 AD. Si Papa Damaso Uno. Kinsa man si Papa Damaso Uno? Mauni ang ikatlantay city na Santo Papa Simbahan Katoliko. Si Pope Damaso Uno, ika 37 Pope sa Catholic Church, mahoy ni sugo ngadto sa sekretaryo nga mao si Jerome sa kapare na mo yang sekretary. Gisugo niya pag-compile, maghimo og Biblia magsuwat aron mahimo ang Biblia. Si Saint Jerome sa yang gibuhat, miadto siya sa Holy Land sa Palestine, namuha sa mga manuscripts. Pila ka mga manuscripts siya nag-gather? Nag-gather siya, nakakuha siya 35,000 manuscripts. Ugunya, gawas pa niya na pila katuig niyang himo, pila katuig niyang hago, aron makuha ko, iyang gihakot, iyang gitigong, 24 katuig. Unya kay nana nakuha na niya, di man sa kasabot, kay ang mga pinulungan, Greek, Hebrew, and Aramaic man. Unya ang kanya itong pinulungan niya, maingon na itong international language, Latin man. So sa kibot ni si Jerome, nagtuon siya, aron magkasabot siya itong mga pinulungan. O sa nagtuon na siya, kasabot niya sa pila katuig at magtuon, 4 years. Sa ito pa, 24 katuig ang paghipos, 4 katuig pagtuon, aron magkasabot. Iyan ni Sugat Suwat, pila katuig Suwat, 15 years. Ang pagsuwat ni si Jerome na sekretary ni Papa Damaso Uno. Sa ito pa, pila katuig ka lang, ang paghago sa simbahan katoliko, aron mo gawas ang Biblia. Doon ay 43 katuig ang gigasto sa simbahan katoliko. Aron mo gawas ang Biblia. Sunala tayo Biblia. Pila man ka libro ang original ni Biblia. Latin Vulgate, nadri ang official Bible the Catholic Church. Pila ka libro si Tetris ka libro. Kisa may naghimo ni anang mga chapters si Cardinal Hugo di Santo Caro. Kisa may naghimo sa mga verses si Father Santis Pagninos. So, puros katoliko, kinsa'y nagpagawas ni Briaday, ang katoliko. So, karon, naunsang hitabuha? Naunsang hitabuha, mga kaisunan? Nga na, humanang Biblia, nga nun, igawas ba ng 66 books? Alang-alang, nga usa ka paring katoliko, bright sa lipari, in fairness niya. O niya, kinig ka bright, o bright ang tao, matod pa, mayo utok, kung ang imong kasing-kasing mulabaw sa imong utok, nabutan ang imong kasing-kasing, beskin na sa ubos, buhay mong gibutan sa babaw, ang utok ipaubos, kuyaw. Nga naman, kinig si Father Martin Luther, naun sa basiya nga, dito sa kumbinto, iya mang giuyag-uyag ang madli na si Sister Catherine Bumbura. Kanya, kadi man pwede maminyo ang pare o ang madli. Pero uyag-uyag man sila dito. Ngayon si Sister Catherine, sa umla nato ni, sa umla nato ni, din, hindi magkapwede ali. And so, sige, atong buhaton, manggawas ta sa simbahan katoliko. So, katong pagkagawas ni Martin Luther, dili lang kay doctrinal ang main purpose niya. Napas ang purpose kay nahigugma man siya taon. So, sa kapag dili man pwede miyo. So, gidagit ni Martin Luther, si Sister Catherine Bulbura, nang gawa sila sa katoliko. Ha? Nagtaban silang Martin Luther. Unya, gawas ka gitaban niya, Matri. Gitaban na gitin niya ang Biblia. Unya, nagtukos Martin Luther kaya ang nagalingon. Iyan ipangibanan mo itong 66 books na lang. King James Version. Huwag ka na ni gawas ka King James Version. Unya, at human, kinala ng Biblia.
ngayon na salin, o sige, basa-basa mo Biblia, kay kamong katong mga katoliko, dili mo babasahon Biblia, karon basa mo, ayaw mo tuho na di babasahon. Tinood ba di babasahon ang katoliko? Tinood dili. Kaniadto, matod pa di, tinood tuli babasahon, nga naman, doon na yung mga pagpugong kaniadto, tungod kay Biblia Latin, lisod o basin o mayabag niya taba. Akay ngayon man si Mr. Sundirban, this can be read only by monks, because they alone can understand the language. Matod pa ni Mr. Sunderban, matod pa gibabasa lang sa mga mantri o sa mga pare, kaya sila may nakasabot sa pinulungan. Karun nga nara, lihubad na Biblia, huwag pa punta kabasaha sa mga pare. Di babasa, encourage na. Kalisun man sa ulan natin, pagingon pa, noon inimposo mo sa liquid adversus veritate, simple veritate. Iwag ka kasabot sa mga kurto, ah, si Dante nagputaw si kwate. Sumala hindi po basa o paginon hindi yung kaya ko na si Torvo ka Victor Filios di sa pasabot si Victor puno gigalit sa lubit. Sumala hindi ayaw mo basa na magkabuhan na kaniyas ko kanon okay na yes Martin Luther kaya Martin Luther basa mo basa kaya kumubasa na ang kaluwasan. Tuwad man, kaya naman naman nagigimos katoliko Biblia, kaya gihaguan sa katoliko, nagigawas naman Biblia. So, sa gihimo, nahilag ka nagbasa-basa. Ang unang nagbasa-basa, nagkabasa mo sa Inesis, magbasa, taklik siya na. Unya, ang teaching authority, man akong gi-discuss ang church o ang Bible. Malibog ka ganit Bible, usandi ka sa man ang teaching authority sa church. Unya, kung ang personal interpret ka, kuya man. Pag ingon matinutas kayo, basa-basa naman Biblia, na inibasa, babae. Nagkabasa sa Inesis. Ingo ba sa Inesis? O sa ikapitong adlaw, nipahulay ang Diyos. Ingo siya ikapitong adlaw. Kanang sa kalendaryo, 1, 2, 3, ikapitong sabado. At tukot mo ka to? Sabado, di ay dili Domingo. Ah, kisa nagtukot? Masa yung si ba nagtukot? Si Mente Adventist. Kisa ba nagtukot? Kini si Ellen G. White o si William Miller. Tukot sa nila. Kaya tinuod niya sabado. Ah, lain na po yung nagbasa-basa. Kaya yung, sige, basa mo Biblia. O niya, kaya humanaw na gigibos ka tulik, o di, wala, gigibos basa. Nagkabasa po yung saya, sigon, ako si Yuba, kamo ako mga saksi. Ah, saksi ni Yuba ni Pinod. Ah, tukos sa saan, isang tukos, Charlie Starr si Russell, tukos sa saan niya. Nala po yung nagbasa, yun, sa 1-3-3, ha? Unless a man be born again, he cannot enter to the kingdom of God. Sa born again, niya ikaw tinuhon. Pwede naghana na. O niya, na nagkabasa. O niya, gibunyagan si Cristo. Ni John ni Baptist. Oh, Baptist niya eh. So, lahi-lahi na mga kaisunan. Ang kuyaw-kuyaw, ang kuyaw-kuyaw nga, nangangkon diyot nga, iso ko ba kayo mangangkon, o makidibati dito sa liti, ah, nag-adbat ni Dibati sa Bilya ba, pwede ka liglihan. O, napiit siya sa akong pangutana, kuyaw, kay kundi ko na madal debate, kumbate, kundi madani. Ayaw so kong debate. O gili gini, gili ka kagwanta sa pangutan ng cross examination yung makalisod ka diyon. Ayaw, hindi ka mag-debate. Eh, hindi so man ang kumbate. O sa man ang reliyon na, eh, nga na yun. Ang pinangutanan, o sa'y mabasa, Roma 16:6, pagpanamustahin ka mo sa balanong halok, nakamusta ka ninyo ang mga iglesia ni Cristo. O yung tinuon na iglesia ni Cristo? O niya, ang sama na iglesia ni Cristo, kinsa nagtukod sa iglesia ni Cristo, si Cristo bagot niya ang certificate of incorporation ni Ama ko'y kopya. Kumpleto man ka. Matod pa rin, hey? Di man eh, malalis, kay dokumento man eh. Ang certificate of incorporation, ginyon din eh. O niya, Colos Fundadores de esta asociación son Felix Manalo, domicilio Tagigrisal. Sibisaya pa, that the founders of this association are kita kami. Disinong ipimali ka mga tagaw. Unya ang pinagalabaw, nagkaklaro ni Felix Manalo, domiciliado, magpasabot, nagpuyo, ha? Nagpuyo sa Tagigrisal. Uy, kaklaro niya ay certificate of incorporation. Mga kaisunan, ang matuod niya simbahan dito ko ni Cristo ko sanang. Oh, we can trace the history, the only church that can trace back its history from the apostles and from Christ is no less than the Roman Catholic Church. Why lang ang kutay sa mga pagpanudlo na ah, ok,
mong i-trace. Unya, kanusama ng Ecclesial Pistol Dogo 1914. Nanong naon siya ba 1914? Nanong naabay, 2018 niya, nanong niabot, Filipinas ba 1914? Sa kita mo ah. When we investigate, when we start investigating, they cannot anymore give us a substantial answer. Marihanes Mormons, ibaw mong Mormons, nabog ay dokumento, nabay Mormons din eh? The Church of Jesus Christ, the Latter-day Saints, nabay dokumento, ang ila, ditukot si Cristo dito sa Israel, kunya kuno na banhaw, hiyadto sa Amerika. Oh, nah, ano kayo libro? Bisa kisay Mormons niya mo magkikibati na ko. Naman, click one. Kung saan si Cristo nga ito sa Amerika? Kuwa yun. Ang ilang historis ng simbahan, Lapsaw. Lapsaw. Mauna mga kaisunan. The only church that can trace back its history. Why lain? Ang Roman Catholic Church. Apan mo lagi na nakaparat mga kaigsunan, sa ako nang ginaingon, mo lagi ingon mga higala na nakaparat na kusahay, kay kini mga tawhana, buot sabton, malikon ako ha, ang naghimo sa Biblia ang Katoliko. Wala untay Biblia kung wapang si mga Katoliko. Without the Roman Catholic Church, there is no Bible because it was the church. Nga mahoy nagpagawas Biblia. Amen? Unya, sinay mga laing relihiyon, minto nga bago na iguwapay Biblia. Wah, nagpasabasa mo sila. Unya, nag-interpret sa'yong koblingon. Ho na, minto nga. Sato pa sinay mga laing relihiyon, anak ni sila sa Biblia. Kay guwapay Biblia, di sila mutunga. So anak sila sa Biblia. Ang Biblia, anak sa simbahan Katoliko. Kay guwapang simbahan Katoliko, di mutunga ang Biblia. Unsa may butpasabot, unsa may relasyon. Sa lain relihiyon nito simbahan Katoliko. Sato pa ako, ang simbahan Katoliko mo ilan? Apuhan. O sa may buhaton sa apo, sa apuhan? Dapat nga, mutahon. Kini mga tawhan, sige pangataki, sige pangaway, sige Katoliko, mga uwi batas ng mga apo. Huna, mga kaisunan. Unya, ang nagkapalat ka din ato, kay kita mo itagiyas Biblia, ang problema. Kita mo itagiyas, dapat kita mo itagamao. Kaya kita may tagiya, kita'y magkamaho. Insulto kayo, nga kita'y tagiya, kita'y di kamaho. Sila nga di tagiya, kita pa'y tutuan nila. You know what? Kaya kuwang matastoon, muna insulto kayo, lahi man kao, ano na, ako na ako'y sundan. Kanya, gihulman niya ako sundan. Wala ako sundan, o, pag-uwang na ako. Nagigugod ko sa sundan. Kakuyo, no? Insulto kayo. Huwag mo sa kalanggang nilupat sa kahanginan. Naglupat-lupat siya. Natural. Nature niya ang mulupat-lupat. Ang isda, nature niya maglangoy-langoy. Insulto sa isda. Kung ang langgang naglupat-lupat sa kahanginan, nisaog sa dagat, kay gituduan niya ang isda kung saan paglangoy. Kung insulto na ito, na mga Katoliko, kita mo'y kamao na, dapat, kaya ato mo nila. Apan sleeping giant. Ang simbahan Katoliko. Pero karoon niya na sa'yo data, huwag magbagahe, ato mga kabanang pastor, huwag magbagahe, pagkasabot sa kamatuunan, balik yun. Nga naman, matod pa mga higala sa usaka, batanong filosofo, kinigo na nakas kamatuunan, na nakas kahayag, kaya ka nakahayag naman sa si Jesus Christ may matuod, kaya kahayag, San Juan 8:12, San Juan 8:9. Huwag na nakas kamatuunan, ayaw pagmagahe. Kaya naman doon ay usap ka filosofo, na matupan nila ka wala ka usap ka bata ng filosofo. Huwag masabot yung filosofo, usap ka bright na bata, usap ka brilliant kay, kaya mga filosofo, higa na sa filosofia, philo means wisdom, sophia means lover, so filosofia, wisdom, lover. Ang usap ka tiguan na ng filosofo na tandog yung garbo, kaya na bata ng filosofo, na naglakaw-lakaw, nagdaad suga, urtong-tutok, nagdakot o suga, naglakaw-lakaw, iyang ganyan dong, nga naman ka nagdakot ka magsuga, na urtong-tutok pa nun. Iyon ang bata na filosofo, nasayod ka ba nun? Nga mas lisod mang pangitaon ang tao nga mawa sa kahayag kaysa tao nga mawa sa kanit. Amen? Malaging yung lisod bukaon ang tao nga nagmata ng daan. Mas may, pwede nuot nga na to, kinong bukaon kaya magkamata pa. Pero nagmata ng daan, lisod. Muna, nakasabot na sa kamaturan, ayaw kahit-kahit. May nungdan nga ang Rome Sweet Home, Las Cacan, kasi si Paul Whitcomb, o karoon tumakoban ang pastor, musunod na kong istorya, karoon ang iyong testimonya. Sa lihang nakita ng kamaturan, ayaw pagahian niyong kasing-kasing. Kaya kamaturan, may magkiya ka na to, nagtos kagawasan. Salamat, may hapon. Atong kanan.